Magandang buhay! Ayan, kwentuhan ko muna po kayo kung saan ako nagsimula. Ito po yung simula bago po ako gumawa ng cakes. Ayan, nag-cupcakes po muna ako, nagtinda po talaga ako online, nag-alok po talaga kami ng aking mga kasama at aking pamilya. Ayan, so ginrab po namin yung opportunity dun sa feedback na nakuha namin dun sa una naming pinatry na cupcake. Nag-promo kasi kami ng mura. So, nung nakakuha kami ng feedback, ayan, sabi namin, try namin uling mag-alok or kung uulit pa uli sila na bumili ng cupcake sa amin. Luckily, umulit po talaga sila at sinabi po talaga nila, sabi ko kasi namin, ma'am, pa-honest verdict naman po, pa-honest ano naman po, feedback naman po dun sa aming cupcakes kung kamusta naman po, masarap po ba, hindi po ba, matamis po ba, kamusta naman po yung lasa, nandun po ba yung flavor, ayan. Talaga pong nagsikap kami na kunin yung kanilang opinion at sa awa po ng Diyos, binigyan po nila kami ng feedback kahit sobrang busy po nila. Alam nyo, huwag po kayong matakot mag-try. Huwag nyong isipin na, baka, nakakahiya. Pag po may gusto kayong abutin sa buhay, kalimutan nyo po yung hiya. Pero huwag naman kayo maging walang hiya. Ibig sabihin, sakto lang. Ayan. So, pagka po, tsaka syempre, diba, pag confident ka naman talaga sa trabaho mo, malinis mo namang ginagawa yung trabaho mo. At syempre, pagkain kasi ito eh. At alam mo naman na tingin mo masarap talaga kahit baguhan ka pa lang, sinisikap mo talaga, alam mo naman yung binibigay mong effort at pagmamahal dun sa trabaho mo. So, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Marami talagang failure. Ako po, hindi naman, ako po ngayon hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin po ako ng failure kasi pagka, halimbawa, pagod na po ako, no? So, sasabihin ko yan, ipiprepare ko na lahat. Ngayon, mga 12 o'clock ng gabi, magsisimula na ako. Tapos, minsan nakalimutan ko po maglagay ng asukal. So, huwag po kayo matakot. Huwag po kayong mapagod, magkamali. Ganun po talaga. Tao lang naman po tayo. Talagang magkakamali at magkakamali po tayo. So, diretso lang po ang buhay. Huwag pong mawawala ng pag-asa. Huwag pong ma-discourage. Ganyan. Pag po nagkaroon kayo ng konting pagkakamali, sabihin nyo lang po sa sarili nyo, sa susunod, pagbubutihan ko, tayo po ay napakapalad natin kasi tayo po ay nabigyan ng oras, di ba? Hindi po natatapos yung oras natin dun sa pagkakamali natin, bagkus nandyan siya, o di ba? Habang nandyan yung oras, may pag-asa pa tayong ayusin kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa natin. So, pagka ganun po, malaki po yung chance natin na maging maganda yung trabaho natin. Ayan. Minsan naman po, kung baka hindi lang ito talaga yung para sa inyo, kaya po siguro ganun. So, hanapin nyo po kung saan po nandun yung inyong passion at kung saan po talaga kayo masaya at yung tipong kahit na nakapikit kayo ay alam nyo kung ano yung mga ingredients o recipe o grams o ilan man, anumang numero meron dyan sa inyong gagawing trabaho. Ayan. So, hindi na po ako magtatagal. Sana po ay meron kayong napulot na aral dito sa aking kung saan po ako nagsimula. Napakarami po nung ginawa ko niyan. Ang liit lang po ng aking oven. Nagka-delay-delay po ako. Sobrang bait po ng mga customer. Talagang yung pasensya nila. Huwag niyo lang pong abusuhin. Be humble po. Lagi po be humble po. Yan. O sige po, magpapaalam na po ako hanggang sa muli. Yung finished product po niyan, makikita niyo sa dulo. Yan. Ay, yung may mga gamit po ako. Alam niyo, pinakamagandang gamit na meron po ako dyan. Yung scooper. One scoop, isang 3-ounce na po siya na cupcake line. So, bye-bye na po. God bless everyone. Thank you for watching po.